So alam nyo po, ay tinuturo namin ang mga hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo na, makinig lang kayo. At ituturo po namin dito lang yan sa Alam Nyo Ba. At bago natin ibigay ang topic natin sa ating Alam Nyo Ba, syempre, Papasukin na natin. Huwag na natin patagalin ang Mag-HF Talongest Dancer Paso! Wow! Yan! Bago! Natuwa ka? Ligyan mo din! Hindi ko kaya yun! Oh! Rowena Lorena, sandali lang, bigyan ko lang ng dandon. Dok, baka naman po, pasagot naman po yung tanong ko, may online po ba kayo ngayon sa Webex? Hindi po Webex! May online po kami, consultation via Zoom. O Ate Rowena Lorena, mag-message ka sa Messenger, bibigyan ka na ang link. Alright, yeah. Rowena, Lorena. Hope you can come in Laguna from Lina Pantoja. Galing ho kami dyan before. Alright, game! Alright, so eto na ang ating segment na Alam Nyo Ba? Pero dahil dyan, diba natuwa ka kay Sir Davy Langit? Natuwa ako kay Sir. Dahil doon sa kinompose niya? Oo. Oh, sagnan natin kung matuwa ka dito sa kuya ko. Kuya mo? Oo. Bakit? Kuya! Kuya, halika rito. Halika rito. May nagtatanong kung bawal daw ang guyabano wine sa may fatty liver. Kaya nga po pinasusunod namin kayo sa guidelines kasi may number of milliliters lang ang pwedeng inumin. Hindi po namin yung pinaiinom bilang alak. Okay? Yan. At yan. Tawagin ko na. Tawagin natin. Meron siyang kanta sa'yo. May kanta. Maliit niyang na ikumpuni. Surprise. Yes. Okay. Sige, palakpakan natin. Si Kuya Vandy the Mascot. Yan. Kakanta ka? Yes. Magsalita ka. Alam nyo ba, hindi to bola. Makinig ka lang sa kanila, ikaw ay gagaling na. Oh, mother, I am sick. Call Doc Atoie very quick. Doc Atoie, shall I die? Yes, Bandy. Discipline yourself and you will not die. Yeah. Very nice. Galing, wow. Maganda yun kung may accompaniment. Sige. Patatugtugin mo si ano. Ikaw, may kanta ka rin? Halika, meron dapat. Kanta yan. Ay, kanta! O, magpauso ka! Papatalo! Papaday ka ba? Hindi ka, dito. Okay. Huwag kang kamot ng kamot. May allergy ka ba? Dito ka. Meron. Parang may allergy. Oh. Sige, ano yung napauso mong kanta? Yung manok ni San Pedro. Ayan. Sige. Ang manok ni San Pedro. Nasibik ang sira ulo. Ayan, gano'n. Wala, okay. Nahihiyan. Ito na okay. Mga kaibigan. Mga kaibigan, ang ating alam nyo ba topic ngayon? Boss Vic, ano ba ang topic natin? Expounding health is wealth. Alright, ito po ay nais lang naming i-share sa lahat ng nanonood ngayon. Sana dumami, maraming dahil alam ko, pag ito ang natutunan ng lahat ng ating kababayan, saan mang sulok kayo ng mundo, magugulat kayo. You'll live longer, you'll live healthier. Bakit? Kasi ito yung bago kong advocacy. Sabi ko nga, ito yung seed na nais nating itanim ngayong 2021 sa kapwa nating mga Pilipino. Lalo na kasi yung mga kabataan ngayon. Yeah! Diba? At siyempre, natataon ngayon, may pandemic. Sa sistema ng pamumuhay. Yes. Pandemic. Na kung saan, dumating man yan, we are ready. Yun! Diba? Yeah. Kumbaga, sabi nga, bakit yun ang title nyo, Expounding Health is Wealth? Kasi, sa totoo lang, naging kasabihan na lang eh. Health is wealth, prevention is better than cure. Pero, come on, let's face reality. Are you really looking forward for a healthier you? Or you are just saying it na lang?
Kaya po nandito kami ngayon ni Boss Vic. I-share namin. Kasi ako pare, Tagalog ko to laging sinasabi. Filipino, in Filipino language. Lagi kong sinasabi, hindi bali nang gumastos ako ngayon para ma-enjoy ko ang buhay ko nang wala akong sakit. Kesa naman dumating yung panahon, pag may sakit na ako, gagastos din ako, hindi pa ako enjoy. In English. In English. Ayan na. It cost money to stay healthy. It cost money to stay healthy. Tama. But it's even more expensive to get sick. Nakita nyo, yun. Yun yung pinaka-shortest. Ulitin mo. Okay. It cost money to stay healthy. But it's even more expensive to get sick. Nakita na lang. Tama. So okay nang gumastos ako ngayon, mai-enjoy ko naman yung aking kalusugan. No, nagagawa ko pa lahat ng gusto kong gawin. So, di baling mag, anong tawag dito? Spend. May spend to yourself. Oh, katulad yan. No? Ito, walang joke-joke. Ito yan. Po, ito po ang gamit ng inyong lingkod, si Doc Atoie. Eh, lalapit ko po sa inyo. Yan po, oh, may araw na yan. Monday, Tuesday, Wednesday. Iniinom ko po yan everyday. So, sa madaling salita, hindi lang po ako nagsasabi sa aking pasyente, kundi mismo ako ginagampanan ko kung ano yung dapat sa katawan ko. Tama! Yan. At kasi, hindi lang po yan. Hindi lang yan. Kung baga, hindi rin yan magiging epektibo kung hindi natin gagawin din ang 7 doctors. Very good! Tama! Andyan ang doctor. Sunshine, my only sunshine. Nandyan din po ang Dr. Water. Dr. Water. Oh. Dr. Exercise. Exercise. Di ba? Dr. Air. Paano yung Dr. Air? Yan. Dr. Sleep. Tawagin natin si Dr. Jack. Dr. Air. Air. Kailan si- yun? Si Dr. Sleep. Oh, Dr. Jack! Pare ko yan. Ganun lang kasimple. Malupitan yan sa Dr. Sleep. At siyempre, ang pinaka-importante, Dr. Energy. Kaya po kami may show. Yan. Kahit papano, sa pamamagitan na itong ating program, kapatid, mga makeche, pakinggan nyo. We transfer our positive energy towards you. Yan. Sa pamamagitan ng good vibes. Yes. And good health. Hame. Ayan. So, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi okay. sa seven doctors, come on, many of us, unang-una, nakalimutan na natin yung doctor diet. Ano ba yung diet? Yeah. Kung ano ang nasa harapan natin, I'll eat it. Banat! Ano ang inihandang pagkain sa tanghali, sa almusal, tanghalian, hapunan, kakainin ko yan. Question, are the nutrients from this food that we are eating enough to sustain the wisdom of the body? To sustain the nutrients that our body really needs according sa daily allowance ng nutrients na kailangan katawan. Yeah. So, hindi naman eh. Hindi. So, dahil hindi mo na makuha sa tamang pagkain, kasi, come on, totoo naman na uso na masyado ang fast food. In which, wala kaming sinasabing masama ang fast food. Wala. Kasi sa panahon ngayon na mabilis ang buhay, ang takbo ng buhay, gusto natin mabilis din yung pagsiserve ng food and everything. Kaya nga tinawag siyang fast food. Instant. Pero the question is, nagiging balanse ba ang pagkain mo dahil sa fast food ka? Yan. Kasi wala namang problema kung fast food, basta binalanse mo. Opo. May araw na gulay, mm-hmm. May araw na isda, mm-hmm. May araw na karne, mm-hmm. May araw na seafoods. Mm-hmm. Eh, ang problema, palagay ko, para paulit-ulit lang kinakain nyo eh. Ha? Ano ba kinakain nila? Oh, paulit-ulit. Ah. Siyempre, pagka magkakain tayo ng lunch at saka dinner, we need kanin. Kanin, oho. English niyan, rice. Rice. Tagalog ng rice? Kanin. Katayo. Ay, oo. Rice. Oo nga pala. Sorry. All right. Okay, sige, kainin mo yung nakatayo. Pero pag
ikaw, mahilig ka magpakain na nakatayo? Hindi, nakaupo. Oh, nakaupo? Oo, minsan nakahiga. Makahiga, nakahiga? Oh, no, oo, oo. Mas masarap kainin pagka nakahiga. Kasi direct. Pero hindi siya healthy. Hindi siya healthy, oh, ha? Hindi siya healthy. Hindi siya healthy. Kailangan mo. Imaginin mo. No? Pero kailangan pag kumakain ka, mas masarap yan, maliwanag. Teka lang. Balik ka. Balik muna tayo. Chumo. Okay. Asa na tayo? Sa akin nakain. Diet. What? Di ba sa diet? Teka lang, wala. Oh. Yun, yung fast food. Yun nga. Mabilis kainin. Oo. Oh, masarap kainin. Ayun, kanin. Usually kanin. Mm. Tapos ulam nyo, gusto nyo lagi, baboy. Ah! Araw-araw, kanin, anong ulam? Baboy. Pagsamahin mo. Kanin baboy. Ah! Kanin baboy. So, kanin baboy. Mas maganda ho kung nagiging balanse. At dahil hindi na natin nagiging balanse, diyan po lumabas ang pinopromote na nutraceuticals. Tama! Yung nutraceuticals, yung mga nutrients na hindi na natin makuha sa araw-araw nating pagkain, sinusupply po sa pamamagitan ng supplement. Ayun. Kung hindi manakain sa virtual. Ako nga eh. Pagkain, ako ha, ang pagkakadating sa isip ko, pag sinabing supplementation, supplement? Mm-hmm. Ha? Mm. They supply nourishment. Yun. Tama ha? Naman. Yun ang ano ko ha. Alam ko, yun ang hindi yun ang tunay na ibig sabihin ng nung ginawa nila yung supplement. Mm-hmm. Pero on my own thinking, sa akin bilang si Doc Atoy, pag sinabing I need supplement, why? I need to supply nutrient. Mm-hmm. Supply nourishment. Supplement. Supply nourishment. Oh. Yun. Very well said. Diba? So dapat dun tayo mag-i-invest. Tama. Sa mga bagay na yon. Kasi maraming sabi, ang mahal, meron bang mas mura niyan? No. Mahal daw mag-exercise ngayon. Dahil pag anong tawag sa ganun, nag-enroll ka sa mga fitness gym, medyo expensive. Oh, oh. Bakit? Pwede ka naman mag-exercise on your own eh. Sa bahay. Ang dami-daming pwedeng dami. Gawin. Dami. Oo. Oh, mahal ba tubig? Hindi. Sa pag-aaralan mong maigi, mas mura kung iingatan ko ang katawan ko. Tama ba? At mahal pag nasira na yan kasi gusto kong iparepair. Mas mahal pa nga yung mga iniinom nilang hindi naman kailangan. Bakit nila tama. Yung iniinom, di ba? Oo. So, doon ka na lang. Water, please. Water lang ako. Okay na ako doon. Teka lang, balik ako nga. Si Rowena Lorena. Ma'am Rowena, wait lang. Nakalive pa po kami. Yung link po mamaya. Sasagutin niya sa messenger. Andali lang, nakalive pa kami. Mama, dali, may lakad. Naglalaba pa to eh. Oo, ayan ha. So, anong gusto mong iparating, Boss Big? Ikaw naman. Okay, dahil ito po yung pagkakataon na natin na ngayon parang itinitrain na natin yung ating sarili. Na kung tayo ay darating sa ganitong edad, ayan. Na yung mararamdaman natin ay lesson na lang. Though, hindi na ganun ka-fit tayo dahil doon sa edad. Tama. Pero yung mga illness na hindi natin dapat maramdaman at maging kasama sa ating pagtanda ay napakaganda. Yeah. Dahil mas mai-enjoy natin ito. Okay. Sa ngayon lalo na may mga pandemic na hindi naman nakakaalam. Mm. May mga sakit. So, ito yung starting point, especially nananawagan kami sa mga magulang, sa mga kabataan yeah. na kung saan more on technology tama. Na lang sila. Kaya pare, ano yung mga nade-deprive sa ating kabataan ngayon? Pakinggan nyo ha, nade-deprive na yung exercise. Because, lalo na pandemic, they are not playing outside the house anymore, kasama yung mga kalaro nila, nade-deprive yan. Tama. At dahil hindi masyado nagpapawis, pati ang pag-inom ng tubig, kinakabos. Yes. Bakit? Kasi hindi naman ako nauuuhaw eh. Mm-hmm. At saka ayaw nilang ma-disturb sa ginagawa nila. Pangatlo, hindi na rin nakakalanghap ng sariwang hangin. Tama. So kung babasahin natin yung 7 doctors na libre, nade-deprive na yung kabataan. At dahil sa technology, pati ang pagtulog. Isa yan. Naku po. Kaya pagka nag-i-interview tayo sa kanilang mga anak, Dok, ang anak ko ganito. Unang tanong, naglalaro po ba ng gadget ang inyong anak? Yes. Opo. Nagpupuyat po ba? Opo. Nag-exercise ba? Hindi.
Hindi po. Kumakain ba ng gulay? Hindi po. O anong ina-expect mo sa anak mo? Ayun na. Diba? Kaya yung sakit niya na de-develop, mismong sakit ang nagde-develop doon sa ginagawa niya. Oh, yan ha, malinaw. Kaya ngayon pa lang, we encourage parents, no? You are the ones going to monitor your kids. Kasi, maniwala ka sa akin. Pinag-aaral mo yan ng matagal, pinag-aaral natin ang ating mga anak. Pag nagkasakit, naku, apektado pag-aaral, gastos dito, gastos doon, iiyak tayo, ang sakit sa isipan, ang sakit sa puso. Tama. Dahil siyempre, apektado lahat ng yan. Rowena, Lorena, ang schedule nyo po ay sa Friday. O, ayan na ha, sinagot ko na po kayo. Ang schedule nyo po, Friday as per COS CJ. Alright? Yeah. Ayan, sa Friday po ang schedule nyo kasi first time. Si, kaya mo ba ito pasok ngayon? Pwede. Pasok mo ngayon. Kunin namin, kunin yung number. Tawagan nyo, tapos pauwi nyo. Pauwi. Nasa bahay naman siya eh. Nasa bahay pala. O, ayan na! Ayan. Rowena, ngayon. Sige. Uh-oh. Ngayon, Ma'am Rowena, Lorena, ngayon. Relax, ha? Relax lang. Relax. Ngayon, ha? Ngayon. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Eh, na-plot na yung Facebook lahat siya kanya. Ayan. So, yun po yung... Kasi alam mo dati, namimiss ko yung araw na tayo yung mga naglalaro pa ng bata. Anong favorite mong laro? Siyempre, bahay-bahayan. Ako ano? Kasi ano ako eh, mabilis ako manakbo. Ah, ikaw yung ano, yung tumatay yung holdapper. Oo, ako yung holdapper, ha? Agawang base. Agawang base lang ako. Ikaw yung papasok sa bahay. Hindi, wala nga. Mangungulimbat ka ng mga pagkain. Kakainin mo. Ewan ko yung laro mo, tol. Ikaw lang nakakalam yun. Hindi namin inabot yun. Tapos, sinunog mo nga yung bahay pa namin nun, eh. Yung ano, yung... Tagu-taguan, gusto mo yun. May linya, yung may linya. Alin? Yung base. Yung may linya. Patintero. To, parang... Patintero nga. Parang sa... Eh, hindi gumaganong-ganong kay. Oh, ano tawag dyan? Pag ganyan, nataya ka, oh, taya, oh, agawang base, oh, ikaw naman, doon ka, para maabot tayo, di ba? Yung patintero, yung ganon. Anong tawag sa tayanan? May patotot pa nga. Ayun, patotot! Sa gitna. Oh. Ang patotot. Tapos sa meron pa yung shato. Shato? Dalawang stick, isang mahaba, isang maliit. Oh. Ano yung stick mo nun? Yung stick ko nun, yung maliit lang eh. Ganyan, no? Magaling ako sa bombet. Ano? Bombet. Paano yung bombet? Yung pangatlo na, pag ginan mo, tak, 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 tak! Wow. Layo pagka ng sagot, ay! Talo. Talo. Oh, okay. Yun. Ayan, so, mga kaibigan. Meron ba? Tumbang preso. Ayan, nilalaro ko rin yan. Chinelas mo, kailangan Spartan para matibay. Spartan, ano? Oo, di ba? Beach walk, kung tawagin. Oo, yun. Ayan, beach walk. Wala tapos meron pa. Meron pa bang ganon? Wala na. Yung, anong tatak nung ano na yun? Habianas. Hindi, masyari. Wow, social yun eh. Social ba? Oo. Nabibili naman dyan sa 168. Ano ba yun? Islander. Islander. Medyo makapal yun. O, yung ginatla pinatatapak sa bike yun, pampreno. Kasi matibay. Ano na? Oo. Ha? Tama! Kasi tanggalin mo yung mask mo. Oo. Rambo! Aya, oo, oh, yung Rambo, medyo makapal. Tapos ano pang laro? Ano pa mga laro? Yung ano, yung Pepsi 7-Up. Sipa! Ayan, sipa! Yan, naku, sarap niya, no? Tapos Black Magic, oh. Wow! 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 Iba naman yun, eh. Oh, ayan! Diba? Pero ang hindi ang marunong yung tuhod. Ay, ako lahat, pare. Masakit dito eh. Tuhod, siko, noo. Sipa! Hanggang noo! Hindi mo alam yun? Hindi. Oh, ngayon alam mo na. Now you know. Sipa. Ikaw, anong laro mo? Ha? Text yan, text. Chinese gang. Yun! Gustong-gusto ko yan, kaya ako lagi. Hindi, ikaw yung naninilip ka lagi. Gusto mo yan. Nakaupo ako ganyan. Talo na, di ba? Ako nakaganyan lang ako pagkaganyan. Sige na, balat! Oh, ganun lang ako. Ano kalaro mo, mga babae? Siyempre! Mga babae? Walang kwenta pag kong malalaki. Nakapalda. Ha? Oo, nakapalda. Tapos anong nabang mo? Ay, pink!
Ano na ay? Pink. Pink. Tapos ano yung sumunod? Blue. Uy, tapos yung huli. Black! Bakit black? Brown! Skinny! Bakit brown? Ha? Bakit brown? Kulay lang, kakulay, kakulay. Di ba meron naman? Kaya, yun yung mga dapat natin may turo sa ating mga anak ngayon na pag kinukwento natin, hindi nila alam. Oo, wala. Hindi nila inabot. So, kaya mga kaibigan, tandaan natin ang kalusugan ng tanging puhunan na meron tayo para tayo makagawa. Tama. Sa ating paggawa, tayo ay nagkakaroon ng pagkakakitaan. At ang ating pinagkakakitaan, yan ang nagiging ating pambuhay sa ating pamilya. Ikaw pare, paliwanag mo. Health is wealth. Health is wealth. Yan po yung ating tagline na kung saan kailangan mabigyan po talaga natin ng diin itong ating kalusugan. Dahil ito po ay magagamit natin tungo po sa atin kung tayo nagkakaedad na mas mabuti na tayo ay walang karamdaman habang tayo tumatanda. Kapatid! Tama! The only puhunan you have is your own body. Tama? At ang ating katawan, you need to invest. Tandaan nyo, walang negosyo, walang investment. Tama. So you need to invest sa puhunan mo. Ito ang puhunan mo. If you will not invest on it, you will not earn from it. Yeah. If you want to earn, then invest. How can you invest? Make yourself healthy. Make your own body healthy. And how can you be healthy? Oh, yan, 7 doctors. And ano pa? Pwede mong gawin. Use nutrients. Healthy in the 4 aspects na tinuturo natin. Oo, ha? Pag sinabing healthy, 4 na aspeto, ha? Spiritual. Bakit? May nagtanong pala. Gusto ko to sa ibang alam nyo ba? Okay. Discuss ko yon. Saturday. Spiritual, psychological, emotional, at saka palang susunod, ang physical. So, you need to invest on those 4. So, nalaman nyo yan na ang health ang tunay na kayamanan. Nalaman niyo lang yan dito sa Alam Niyo Bang!